dapat mong malaman. Kaya naman, eto na nga! Grabe, mag-jowa sa likod, oh. Tanaul! Ay! Saya-saya nito. Para saya nito. Bakit ganyan smile mo? Ito lang ang sabihin ko sa iyo. Alam niyo ba mga kabranskada? Kayo ba ay nag-aarap ng trabaho? Disyembre na naman. Eh, disyempre, mas marami nang naghahanap ng pagkakakitaan at hanap buhay ngayong holiday season. Kaya para sa mga buhulano, may panibagong oportunidad ang magbubukas para sa inyo! Saya-saya naman. Kaya na, ito na nga. Tawa ka dyan. May mga trabaho ngatid sa inyo ng Public Employment Service Office ng Tagbilaran City, dyan sa Bohol. Ito po yung listahan na kita nyo sa screen. Nag-aarap po sila ng sales representative, cashier, accounting clerk, construction department manager, digital creator, naku, magagaling mga taga-pay dyan, no? Auditor, marketing coordinator, accounting staff, pharmacist, operations manager, meron ding hinahanap na site engineer. Saka na doon siya, nandun siya. Ay, pero funny, mga hello sa mga taga-Bohol na relatives namin, ng mga Pulido, dyan sa Dawis. Ayan. Nag-aarap na sila ng graphic artist, senior accounts officer. Ayan, huy, mga kabranskada! Huy! Hindi, huy! Diyan ka ba? Hindi, tatawagin ko lang kabranskada lahat. Ayan! Alam mo ba, kabranskada, kaya na mo. Huwag na magpatumpit-tumpit ba? Boom, karaka-raka na. Kaya ihanda na ang mga resume at ang inyong sarili. Ayan, nalipat ka naman dito. At para mag-apply, mga kabranskada, malalaman yung mga kumpanyang tumatanggap ng trabaho dito sa screens nga na yan. Screenshot ko na yun. At para po sa ibang mga detalye ng job offers dyan sa Peso Tagbilaran City, Bohol, bumisita lamang po kayo sa Facebook page na nakikita nyo sa inyong screen, facebook.com/PesoTagbilaranCity. Screenshot yun na yan. Malaking tulong yan, mga kapatid. Sino ba? Kayo ba yung screenshot o yung detalye? Sila. Eh, gusto ko naman kayong tanungin, kamusta ba yung mga weekend nila nagdaan? Nakagala ka ba, Mayor? Oo! Oh, siyempre, umuwi ako sa amin. Oh, Valenzuela, di ba? Kita ko yun eh. Valenzuela represent. Oh. Eh, kayo, nakagala ba? Ako naglaba ako. Wala po ang tulog eh. Tapos pala yung weekend. Ng Mutiano Pilipinas kagabi. Congratulations sa mga bagong queens natin ng Mutiano Pilipinas na napanood nyo sa Kapamilya Channel and A2C and iWantTFC. Saka pero sa mga hindi pa nakagala dahil ka naglaba ka, eto na, bibigyan ka ta ng plano dahil may magandang balita na nga. Na-share ko na to kay Nikki kanina. Ako yung lang nagkwento, hindi nyo ako sinabi. Eto na! Kasi magkakaroon na naman ang fall back sa presyo ng petrolyo simula bukas December 2022, pwedeng-pwede nang magpakarga ang diesel. Magpakarga ang bigat ng oil. Yung diesel nasa 1 peso and 70 cents to 2 pesos per liter na ang rollback. Rollback. Yeah. Good job. Yan, ha? Nitro yan. Oh, ito sa mga gasolina naman, 1 peso and 90 cents to 2 pesos and 10 cents per liter yung rollback. Ay, bukas na ako magpapagas. O, yung kerosene din meron. 1 peso and 30 cents to 1 peso and 60 cents per liter rollback! Wow! Mukhang makero-kero, gano'n. Ang wish ko lang at dasal ko, may rollback ngayon. Baka next week, ang price hike naman doble. Yeah. Kaya, bawi-bawian lang. Eh, dapat updated tayo. Alam ko, ikaw lagi ka-updated dyan eh. Kaya, saan ba nahanap yung mga... Kailangan natin para natin maging updated. Kung gusto niyo malaman yung presyo ng petrolyo, bilihin at iba pang mga balita, manood syempre dito sa atin sa Eto Na Nga o makibalita rin po sa news.abs-cbn.com o panoorin niyo kami sa TV Patrol. Napakagandang balita na mayroong rollback. Kasabay nga nito, naayos naming ipaalala na mayroon na lamang tatlong holidays para sa taong ito, 2020. Tatlo ba? Ano ba yung mga yan? Correct me if I'm wrong, ha? Yeah. I remember kasi may tatlo pa. So yung una, special non-working day sa December 8, Huwebes. Dahil nga, ito ang Feast of the Immaculate Conception of Mary. At syempre, December 25. Regular holiday naman ng December 25, Linggo, dahil ito ay Christmas Day. At December 30,
Biyernes naman yan. Rizal Day. Rizal Day naman. Yeah. Ang December 24 at 31 ay idineklarang special working days. Samantala, ayon naman sa MMDA, ang number coding ay automatikong suspendido tuwing holiday. Aba! At wala pong coding tuwing weekend. Yay! Alam nyo ba, ano? Umabot na sa 470,000 mga sasakyan ang dumaraan sa EDSA. Kada araw, ayon yan sa MMDA. Oo, kasi di ba balita natin yun na 400,000 na 400,000. At inaasahan na December may 20% increase, which is mga 80,000 vehicles. Yun so tama-tama yung prediction. Ang galing talaga mag-math. Kaibigan ko to. Tagagaling. At ito pa, nilimitan pa yung pre-pandemic volume sa ano EDSA ha, ng mga sasakyan. Kasi 405,000 lang yung bilang noon, pero ngayon nasa 470,000 na. Mm. Oh. So, ibig sabihin marami yung medyo nakabili ng kotse, mga naka-LL, nakaluwag-luwag. Yes, pero mas bumilis nga daw ang daloy ng kumpara noon. No? Kasi ngayon, ano siya eh, nung pre-pandemic kasi 11 kilometers per hour. Ngayon, 16 kilometers per hour na. Tarangan ko yung 5 ba? Ang bilis no? Ang bilis no? Nakakalula yung 5 kilometers per hour. Ganyan yung melody kasi ganito. Ngayon. Ha! Ha! 16! Ha! Eh, pero ngayon, para malaman nyo lagyan ng daloy ng traffic ko, ano magagawin nila? Ano? Ayan, bumisita lang kayo sa social media pages na MMDA na makikita sa inyo mga screen. Ayan, o pumunta sa kanilang website. Meron palang website. mmda.gov.ph. At saka pinakamabilis ako sa Twitter ako nag-check. Twitter! MMDA. Oh, MMDA lang. Kasi minsan pag may mga vehicular accidents, ako rin mismo nagko-contribute dyan. Na kunwari, northbound EDSA, Cubao, vehicle stop, accident. Tapos tinatag ko ABS-CBN News, ganun-ganun. Para ma-retweet yung mga data doon alam. Yes. Ito na ang tanong. Dami kong tanong. Sige lang. Ano naman ginagawa niyo kapag walang paso? Hindi ako pumapasok. Kaya ba gumagala, natutulog, rumaraket pa rin, o naglilinis ng bahay? Tulad nga ni Nikki, naglalaban. Naglalaban, di ko pa damit. Ayan, bota na mga kakarabraskada. Uy, grabe yung mga gumagala. Daming budget. Uy, pero ingat pa rin kayo ha, kasi kahit medyo maluwag na, meron pa din tayong pandemic. Oh, yes. So, ingat-ingat pa din tayo. Gala with caution. Oh, yes. Kaya nga pagka mga open, doon ako hindi nagmamask. Pero pagka sobrang dikit-dikit din tao, or kulog, mga mall, magmask pa rin mag-mask tayo. Magmask pa rin tayo. Pero, majority gumagala sila. And 33! Naglilinis ng bahay. Naku, dapat meron dyang 1%. Ito marami. Si Gretchen. Oh. Lahat naman tayo eh, kayo naman, no? Nagbalinis ka kayo. Tapos followed by, ngayon, dahil nga ganun yung schedule, tulog! Tulog! Ayan nga, sabi ng ating mga kabarashkada, gumagala daw sila with 67% at naglilinis naman sila ng bahay, 33% kasi nga natutulog sila sa panaginip sila, doon sila naglilinis. Ayun. Ayan mga kabarashkada, kung nais nyong malaman ang latest ganap sa inyong komunidad, tumutok lamang kayo dito sa amin. Dahil handa kami maghatid ng makabuluhang impormasyon na mahalagang alam nyo rin. At sa aming pagbabalik, sama-sama nating buuin ang saya ng Pasko. Uy, abangan nyo yan. Maganda to. Huwag bibitiw dahil itutuloy pa natin ang kwentuhan dito sa...